Game 1 West Finals ng Golden State Warriors laban sa Dallas Mavericks. Yan ang update natin ngayon mga Lods. Ngunit bago ang lahat ay huwag nyo munang kakalimutang mag-like and subscribe for more NBA updates. Salamat po. So sa kaabang-abang na Game 1 West Finals ng Golden State Warriors at Dallas Mavericks, nananatiling out nga dito si Gary Payton, Andre Iguodala at James Wiseman. At para naman sa team ng Dallas Mavericks, out nga dito si Tim Hardaway Jr. Sa pagsisimula ng game, agad nga ditong lumabas ang pagiging aggressiveness ng Golden State Warriors sa pangunguna nga ito ni Andrew Wiggins at Kevon Looney. At agad nga din ditong nakabawi ang Dallas Mavericks dahil nga ito sa isang 3-point shot at N1 play ni Luka Doncic. At sa 5 minuto ng first quarter, halos ma-hype nga dito ang buong Warriors fans. Matapos nga ditong pasayawin ni Jordan Poole si Maxi Kleba. At dahil dito, nagtuloy-tuloy na nga ang run ng Golden State Warriors, kaya naman nagtapos ang first quarter sa score na 28-18. At pagpasok ng second quarter, nagpatuloy nga dito ang mainit na opensa ng Golden State Warriors. Ngunit laging may sagot nga dito si Jalen Bronson at Spencer Dinwiddie. Kaya naman unti-unti na nga nila ditong nahahabol ang kalamangan ng Warriors. At sa 4 na minuto na second quarter, nagliliyab na nga dito ang shooting ng Warriors sa pangunguna nga ito ni Andrew Wiggins, Jordan Poole at Stephen Curry. Ngunit kapansin-pansin nga dito ang tahimik na performance ni Klay Thompson. Ganun pa man nagtapos ang unang dalawang quarter sa score na 54-45. 9-point lead para sa Warriors. Si Andrew Wiggins nga dito ay nagkaroon na ng 15 points, 12 points naman para sa 2-time MVP at 11 points naman para kay Jordan Poole. At para naman sa Dallas Mavericks, may 18 points na nga dito si Luka Doncic at 8 points naman para kay Jalen Bronson. At patungong second half, matinding defensive execution na nga dito ang ipinapakita ng Golden State Warriors. At naging epektibo nga ito dahil napepersa nga nila dito ang Dallas Mavericks sa turnovers. At sinabayan pa nga ito na nagliliyab na performance ni Stephen Curry. Kaya naman lumobo na nga dito ang kalamangan ng Warriors sa 19 points. Ngunit pinipilit pa nga rin dito ng Dallas Mavericks na maibaba ang kalamangan ng Warriors sa pangunguna nga ito ni Jalen Bronson at Luka Doncic. Ngunit laging may sagot nga dito ang team ng Warriors, kaya naman wala nga ditong pagbabago sa naging takbo ng kanilang game. At sa ating last quarter, nagpatuloy nga dito ang nagliliyab na performance ng Warriors at sa pangunguna naman ito ni Klay Thompson at Jordan Poole. At umabot pa nga ng 30 puntos ang kanilang kalamangan, kaya naman hindi na nga ditong nagawa pang makabalik ng Dallas Mavericks sa game na ito. Kaya naman nakuha na nga dito ng Warriors ang panalo sa score na 112-87. Si Stephen Curry nga dito ay nakapagtala ng 21 points, 12 rebounds at 4 assists. At 15 points, 5 rebounds at 4 assists naman para kay Klay Thompson. At 19 points naman para kay Jordan Poole at Andrew Wiggins. At para naman sa Dallas Mavericks, nakapagtala nga dito si Luka Doncic ng 20 points, 7 rebounds at 4 assists. At 17 points, 1 rebound at 2 assists naman para kay Spencer Dinwiddie. Sa pagkapanalo nga dito ng Golden State Warriors, hawak na nga nila ngayon ang 1-0 advantage sa series na ito. At para naman sa tips and tutorials sa PCP Ergun, please like and subscribe sa munting channel ni Pops Edwin Vlog. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.